Good evening, Mr. Vice President. Good evening, ko. Sir, ako si Neil W. Steros, nurse representing the Ministry of Nurses from the Ministry of Health. At member din ako ng OFW Congress. Itatanong ko lang sana sir, related ito sa mga nurses under board. Kasi marami tayong mga nurses na under board dito. Kung pwede lang, alam ko na medyo magastos talaga ang ng exams dito, pero kung pwede lang kung na magkakaroon ng exam, tutulungan niyo ho kami na magkakaroon ng board exam dito. Kasi marami talagang nurses. At saka yung mga nurses, kung hindi sila makakuha ng exam, sir, ang sweldo nila hindi talaga ma-adjust. Sige, o. Basta katulad doon sa sa mga dentist, isasama na po natin doktor sa kanya. Okay, doktor. Nalulungkot lamang ako kanina dahil sa meron kayong kasamang nurse. Underboard. Trabaho yata ng nakuha yata domestic worker. Ngayon hindi na sweldo. So, nagka-problema na. Kasi ang application niya yata is for nursing. Tapos nagpalit eh. Anyway, sige po. At susulat ako sa board of something. Thank you, sir. Sige po. Isa pa, sir. Itatanong, di ba, sir, kami ay considered as heroes. Modern heroes. Ngayon, tatanong ko sana, kasi last time nangyari sa akin, dalawa kami ng kapatid ko dito nagtatrabaho, nurses. Ang isa kong kapatid na sa US, nung umuwi kami last time, bakasyon, nagpunta kami ng duty-free shop. Ngayon, pagdating namin, sabi kasi ng sister-in-law ko, sabi niya, dahil dalhin mo yung passport at saka ticket. Within 24 hours, pwede ka mamili doon. Pumunta kami doon, sir, a day before kami nag-fly. Ngayon, pagdating namin doon, hindi kami in-allowed na mamili. Kasi daw, within 24 hours lang pagdating. Yung po regulasyon doon eh. Pero from what I hear from you right now, a day before your departure. Ang batas po talaga yun, ang kwenta po niyan yung sa pagdating ninyo, hindi po sa departure. Yun po ang policy. Pero sir, bakit yung kapatid ko na US citizen, bakit siya pinayagan? Kasi dahil ba blue ang passport niya? Hindi ko na po alam yun. Hanyo, ayun, yun lang. May mga lapses po talaga. Yun na nga, pero, sir. Pero hindi naman po siguro, katulad namin, sabay kami ni Ambassador, sumasagot kagad ngayon, upon arrival. Yun ang nalalaman namin policy. Kung meron nung ganun, there was an abuse of discretion, I suppose. Yun na nga, sir. Thank you, sir. Kung sana makakonsider yan. Thank you, Mali ho. At baka ho ginagawang policy. Susulat na lang ho ako sa inyo. Bigyan nyo lang sa akin yung address ninyo. Oh, thank you, at, sir. At papaalam muna ako sa misis ko kung sasagot do ako sa inyo. Thank you. Sige po. Thank you, sir. Susulat ako sa PRC. Doon sa Department of Tourism. Masaya po kami at nagpapasalamat kami sa inyong pagdating muli, mahal naming Vice President. Dalawa po ang hangarin naming mga OFW. At ito'y tinatawag naming OFW Empowerment para po maka-participate kami constructively sa nation building. Una-una po, pwede mo ba kaming matulungan na maging practical sa amin itong Overseas Absentee Voting Bill or OAB? Kasi sa ngayon po, in order for one OFW to cast a vote, it will cost us an average of 7,000 pesos to come and register and then come back again to vote. So sa halip na karamihan po sa amin, sa halip na bumoto, pinapadala na lang sa pamilya. So it's almost impractical sa amin ngayon ang OAB. Yan po ang una, kung matutulungan mo kami dyan. Pangalawa po, sasagutin mo na ho natin, ha.
Ang tinatanong ko kasi si Ambassador kung meron nung pagbabago, merong update. Ang alam ko meron nung pagbabago kasi next month, registration time na ko ninyo. So maaga ho ang registration ngayon. Ngayon, yung the manner by which, hindi ko, kasi sa ibang bansa, pinadadala lang ko yung balota by mail. That's right, that's right. Ewan ko kung a-adaptin na rin ho natin. Wala pa. So, same rules pa ho tayo. Dibali ho, at basta tang the latest update would be early registration ngayon. So, by next month, yun nung hindi pa nakaka-register, ewan ko kung ang, ang batas ho kasi sa atin sa Maynila, pagka hindi kayo bumoto ng dalawang beses, buburahin ho kayo dun sa registry. Very nice, sir. We could use electronic systems. Kaya nga ho, ito ho pinag-aaralan ngayon ito. Andito naman si Amba. Pero what I can do is, dating ko sa Maynila, tatanong ko lang kay Chairman Brillantes kung mayroong pagbabago dun sa batas dyan sa absentee voting. Pero yata sasabihin ko si Amba. Pangalawa, sir. Tama na, sasabihin ko si Amba. Thank you, Engineer, for reminding me to inform all of you. We have just received today yung advisory na yung OEV registration for Saudi Arabia, or at least Riyadh, will start November 12. Not October 31 or November 2, but November 12, after the Eid holidays here, and until October 31, 2012, next year. So you have one whole year. I know your question is towards how to make it cheaper to register dahil yung mga nasa malalayo, correct? That's right. And to vote. That's right. Register and vote. So ngayon, both still continue to be here in Saudi Arabia, at least, personal voting. We have here Attorney Russell Reyes or Consul Reyes to add a few lines. Yung pong sa accessibility po ng registration, tsaka po sa voting po, last time po, we tried to, yung sa voting po kasi, sa premises ng voting, hindi po natin pwedeng alisin sa embassy. Tapos, hindi rin po pumayag yung host government. Okay? Kasi last time po, may mga proposals na sana sa bata, pwedeng mag-register or mag-vote para nga po mas accessible sa Pilipino. Ang problema po kasi, we also have to seek the permission of the host government. Hindi po sila pumayag. Kaya po yung mobile registration po last time, ang limitations po ng embassy ninyo noon, ang binigay po sa amin na lugar na pwede lang mag-register outside of the embassy, eh yung po mga Philippine schools. Kaya po yung mga lugar na walang Philippine schools, hindi po natin pwedeng puntahan. Kaya po ang narating lang po naman actually dito sa Riyadh, eh yung po sa Buraida, kasi may Philippine school doon. At saka po every weekend, umiikot kami sa different Philippine schools in Riyadh. Yung po ang limitations po as of this time. Naintindihan po namin yung concerns ninyo, kaya lang, yun nga po, we also have to follow yung regulations and laws ng host government po. So, thank you po. Pwede po bang isang pangkat lang po? Sir, nasa sa inyo ang aming pag-asa bilang advisor on OFW affair. Kayo po ay tinuturing namin isa sa amin. Kaya kayo po ang aming pag-asa. Ngayon po, ito ang aming kwan. Nakita namin sa mga ibang bansa na yung mga bansang may kwan, mga minerals like oil, they have the Ministry of Oil, Ministry of Petroleum and Minerals. Kami pong mga OFW sa Pilipinas, yung pong aming pawis ay yan ang tunay na langis ng Pilipinas. So we are the oil of the Philippines. Maaari po bang magkaroon ng Department of OFW doon sa Pilipinas para po naman mag-empower kami, sir? Ito ho, palagay ko, matagal na ho itong kinoconsider. Ang latest na nakikiusap sa akin nga ngayon, Department of Maritime Affairs naman. Kasi humarap ako doon sa mga maakon, yung sumasakay ko sa barko. Ito, pinapaaral ko lamang tapos ipo-forward ko rin.
Unawain lang ho ninyo, Brad, ha. Alam mo, pag nagtatayo ka ng department, siyempre kailangan may tao yun. Meron kang budgetary requirement at kung ano-ano. Eh, yung bang kasalukuyang ginagawa na itong OFW matters ay nasa Department of Labor, eh, kulang na ba ito? Kailangan bang magtayo pa ng isang separate department? Eh, yun ay kinukonsideran dyan. Yun man basta-basta, nagtatayo yun ng department. Eh, kung hindi naman kailangan at kaya pa naman ng Department of Labor, eh di dun muna tayo sa Department of Labor. Kami, magkakaroon na nga pala ng, hopefully ha, magkakaroon na ho ngayon ng Department of Housing and Urban Development. Kasi sa ngayon ho, eh, yung anim na korporasyon na pinamamahalaan ko, eh hiwa-hiwala yun. Kaya lang ho ko nandun, chairman ako ng bawat korporasyon. Pero ang pinapangarap po namin, isang departamento na lamang. Mayno siguro pag-ibig. Ang tawag po doon, DHUD, Department of Housing and Urban Development. Maraming salamat po. Eli Mua po, Presidente ng United OFW. Thank you. Magandang gabi po ulit. Magandang gabi po. Vice President and then Embassy officials. Ako po ay hindi po magtatanong, kundi magsisecond the motion lang po. Na sa kaalaman po ng mga Filipino community organizations at saka yung mga Filipino community leaders, ako po nga rin may pakilala, ako po si Abdulaziz Ricky Vergula, founder po ng The Ilongos in Saudi Arabia at saka Vice President and CEO of EDSA, Expat Daughters of Saudi Arabia, Riyadh. Ito po ay hindi pagtatanong, kundi mag-second motion lang po dahil isa po kami sa mga recipient ng email ng imbahada natin na ang embassy po ay nagsasabi po ng totoo na marami pa tayong mga problema sa mga OFW dito po sa Saudi Arabia. Ngayon po, totoo po ang sinasabi na nagre-required po sila ng interpreter at saka translator. Kaso lang po sa mga kapwa ko mga Filipino community leaders, hindi ko po nakikita na nagre-reply sila kung meron ba silang recommended na qualified po para sa mga translator at saka interpreter. Ngunit, may kadagdagan lang po kung katanungan, kukunti lang po. Ito po bang interpreter at saka translator? Dito po ba kukunin? Sa Saudi Arabia o sa Pilipinas po? Sir, may I reply to that? For sa Embahada po, yung request namin is for local hire. Ibig sabihin, dito yan hahanapin. Kung bisitahin mo yung aming website, may makita kang announcement job vacancy. So we're looking for Filipinos or foreign nationals na nandito sa Saudi Arabia. Either dito nag-aral o marunong or sa ibang imbahada nagtatrabaho or sa Saudi court. Meron lang kaming konting internal requirement na tinatapos sa Manila. But at the same time, tumatanggap po kami ng mga applications. Lahat ng mga aplikante pwede humagbigay ng kanilang resume at saka certified true copy ng graduation, proof of graduation at saka transcript to our administrative officer or sa opisina ko. Thank you, Abdulaziz. Maraming salamat po. Yan po lang ang aking katanungan para po sa kaalaman po na lahat ng mga OFW na ang imbahada po ay gumagawa po ng procedure po para makakatulong po sa aming OFW, sa aming support po.